Kamusta? Papanoorin natin ngayon ang mga artista. Artista ng Panginoon ng Singsing na nagbabago pagkalipas ng 21 taon. Tingnan natin kung paano nagbabago ang kanilang itsura, maganda ba ang pakitunguhan sa kanila ng oras o hindi. Tulad ng alam natin ang serye, ang Panginoon ng Singsing ay nakakuha ng trilogy ng 17 Oscars, ang pinakamataas na kita sa lahat ng oras na may humigit kumulang na 3 bilyong dolyar sa buong mundo na mga repeat. Ang seryeng ito ay nagdadala sa amin ng ilang malalaking bituin tulad ng Elijah Wood, Bate Blanchett, or Orlando Bloom. Bilang isa, Frodo Baggins, cast Elijah Wood. Si Elijah Wood ay kilalang kilala sa kanyang paglalarawan kay Frodo Baggins sa seryeng Lord of the Rings, sa 19-year-olds. Ang kanyang nangungunang papel, si Frodo Baggins sa serye ay anak ni Drogo Baggins, ay isang hobbit ng Shire sa huling bahagi ng Third Age. Siya ay, at siya pa rin, ang pinakatanyag na tauhan ni Tolkien para sa kanyang nangungunang papel sa Quest of the Ring, kung saan pinanganak niya ang One Ring sa Mount Doom, kung saan ito ay nawasak. Siya ay isang ring bearer, matalik na kaibigan sa kanyang Hardenero, Samwise Gamgee, at isa sa 3 libangan na naglayag mula sa gitnang lupa patungo sa Outermost West sa pagtatapos ng 3rd panahon. Ngayon ay sa 4 na po, siya ay co-starter kasama si Samuel Barnard as na si Todd Brotsman sa serye ng BBC America na Dirk na malumanay na Holist Detective Agency. Talagang, pagkatapos ng 21 taon siya ay mas matagumpay at mukhang mas mature sa magandang ngiti at balbas. Bilang 2, Galadriel. Ang Kate Blanchett ay naglalarawan kay Galadriel sa Lord of the Ring noong siya ay 30 taong gulang. Ang tauhan niya sa serye ay hindi nagkakahalaga ng awtoridad, siya ay isa sa mga nasa gitna serbisyo sa lupa sa halos lahat ng iba pa sa kagandahan, kaalaman at kapangyarihan, binalaan niya ang alinman sa mga Fregan Ring ng kapangyarihan. Sa 52 taong gulang ngayon, mayroon siyang mahusay na karera, Time Magazine na pinangalan ng Blanchett isa sa 100 pinakamainfluwensyang tao sa buong mundo noong 2007, at noong 2018, siya ay nirerango sa mga pinakamataas na sweldo na artista. Kaya, kung gaano siya matagumpay at maganda. Bilang 3rd award, si Viggo Mortensen ay isang artista sa Amerika, may akda, music hero, litratista, makata, at pintor. Ginampanan siya bilang Aragorn noong siya ay nasa 41 taong gulang. Hindi siya ang unang pagpipilian para sa Aragorn, ang unang pagpipilian para sa karakter na ito ay Stuart Townsend. Si Aragorn ay isang pinagkakatiwalaan ni Gandalf at bahagi ng pakikipagsapalaran na sirain ang One Ring at talunin ang Dark Lord Sauron. Siya ay umibig sa walang kamatayang duwende na si Arwen, tulad ng sinabi sa The Tale of Aragorn at Arwen, ipinagbawal ng kanilang ama na si Elrond na magpakasal maliban kung si Aragorn ay naging hari ng kapwa Arnor at Gondor. Sa 62 taong gulang, si Viggo Mortensen ay isang tanyag na artista sa buong mundo, na tumanda ng graceful at walang kapalit. Bilang 4, Legolas, sikat na sikat si Orlando Bloom matapos ang kanyang paglalarawan kay Legolas sa 21 taong gulang. Siya ay isang disabled na lalaki ng maraming kababaihan sa edad na 21, tama ba? Tulad ng ko, si Legolas ay isang Sindarin Elf na bahagi ng Fellowship of the Ring noong 3rd panahon.
Anak ng Elvantine Thranduil ng Mirkwood, si Legolas ay prinsipe ni Mirkwood, isang messenger, at isang master archer. Ngayon sa edad na 44, siya ay isa sa pinaka-con-ice-nice na artista ng Hollywood. Dalawang beses nang kasal si Miranda Kerr noong 2010, ay diborsyado sa katapusan ng 2012 si Katy Perry noong 2019. Maganda ang itsura niya at hindi gaanong nagbabago sa 44. Bilang 5, Arwen, si Liv Tyler ay kilala bilang naglalaro ng mga tungkulin bilang Arwen sa 23 taong gulang. Mukha siyang isang prinsesa na may perpektong katawan at mukha sa panahon ng pagkuha ng pelikula ang Panginoon ng Sing Sing na may karakter na Arwen. Si Arwen ay isa sa kalahating duwende na nabuhay noong ikatlong panahon. Ang kanyang ama ay si Elrond Half-Elven, Panginoon ng Elvish Santuario ng Rivendell, habang ang kanyang ina ay si Elselle Bryan, anak na babae ng Elf Queen na Galadriel, pinuno ng Lothlórien. Sa 44 na taong gulang, si Liv Tyler ay may isang matagumpay na karera. Ang 1.78-meter na aktres ay dapat panatilihin ang kanyang timbang sa 57 kilo lamang habang nilalaro si Arwen sa trilogy, ngunit nagsimula ang pagtambak sa pounds kapag natapos na ang paggawa ng pelikula, paglalagay ng 127 kilo. Oo, maganda pa rin siya. Bilang 6, Samwise Gamgee, si Sean Astin ay kilalang kilala para sa kanyang paglalarawan kay Samwise Gamgee sa edad na 30. Si Samwise ang punong sumusuporta sa karakter ng The Lord of the Rings na nagsisilbing sidekick ng bida na si Frodo Baggins. Si Sean Astin ay mukhang mas bata at mas maliliit kaysa sa ang kanyang edad sa oras ng Lord of the Rings. Si Samwise ang punong sumusuporta sa karakter ng The Lord of the Rings na nagsisilbing sidekick ng bida na si Frodo Baggins. Si Sean Astin ay mukhang mas bata at mas maliliit kaysa sa ang kanyang edad sa oras ng Lord of the Rings. Sa edad na 50, si Sean Astin ay mayroong isang matatag na karera sa pelikula sa pamamagitan ng mga papel sa Gloria Bell, Extraction at The Freemason. Nakuha niya ang mga kilalang bahagi sa mga palabas sa TV tulad ng Stranger Things, 24, No Good Nick at Wayward Dive. Ngayon ay mas cute siya sa magaspang na mukha at mabait ang mukha. Bilang 7, Golem, si Andy Serkis ay isang artista sa Ingles, producer, direktor at artistang makunan ng kilos na bantog sa guhit na Gollum sa Lord of the Ring noong 46. Si Gollum ay isang store hobbit ng Ilog Bayan na nanirahan malapit sa Gladenfields. Sa The Lord of the Rings ay nakasaad na siya ay orihinal na kilala bilang Smeagol. Siya ay nasira ng One Ring at kalaunan ay pinangalan ng Gollum pagkatapos ng kanyang ugali na gumawa ng isang kakilap-ilabot na paglunok ng inay sa kanyang lalamunan. Sa edad na 57, siya ay isang aktibong philanthropist. Sa lockdown ng COVID-19, sa araw ng BE, binasa ni Sir Kid ang buong libro ng The Hobbit upang makalakam ng pera para sa NHS Charity Together at Best Maginangs, isang charity na kung saan siya ay naging isang embahador. Siya ay perpektong tao na nag-edad ng Grace at Noelos. Bilang 8, Boromir, si Sean Bean ay ang artista ng Ingles na lumitaw sa National Treasure, Pixels at The Martian. Nakuha rin niya ang mga tungkulin sa mga palabas sa TV kabilang ang Game of Thrones, Snowpiercer, The Oath at Legends, isang serye na ginawa niya. Inilarawan niya ang Boromir sa Lord of the Rings sa edad na 41. Ang Boromir ay inilalarawan bilang isang marangal na tauhan na masigasig na naniwala sa kadakilaan ng kanyang kaharian at lumaban ng walang humpay para dito.
Ang character Boromir ay lilito sa unang dalawang dami ng The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring at The Two Towers. Sa 62 taong gulang, si Sean Bean ay may maraming mga papel sa mga primetime films na kakatawa, sa maraming mga pelikula na ginampanan niya ang maagang pagkamatay na papel. Pantay-pantay na gaganapin ng aktor ang isang solo din na may kulang kapat na huwag akong patayin bilang mga biro. Ang kanyang upper hand sa 62 ay mukhang mahusay at kaakit-akit. Bilang siyam na Gimli, John Rhys-Davies, ginampanan niya bilang Gimli sa 56 na taong gulang. Kilala siya sa kanyang paglalarawan kay Gimli at kinig ni Treebeard sa Lord of the Rings Trilogy, solo sa mga pelikulang Indiana Jones, Professor Maximilian Arturo sa Sliders, General Leonid Pushkin sa James Bond film na The Living Daylight. Ang kanyang tauhan sa The Lord of Rings, Gimli, ay pinili upang kumatawan sa lahi ng dwarves bilang bahagi ng Fellowship of the Ring. Tulad ng Nathirion, siya ay isa sa mga pangunahing tauhan ng nobela. Sa 77 taong gulang, si Joe Rhys-Davies ay sikat at maayos naghahanap ng hindi kapanipaniwala na oso. Salamat sa oras ng pagpapagamot ng maayos kay John R. Y.H.S. David. Bilang 10, Meriadoc Brandybuck, si Dominic Monaghan ay gumanap bilang Meriadoc Brandybuck sa serye na 24 na taong gulang. Kilala siya bilang papel na ginagampanan ng Meriadoc Brandybuck sa pelikulang trilogy ni Peter Jackson. Sa seryeng Lord of the Rings, ang tauhan niya ay isang hobbit at isa sa mga pinsan at malapit na kaibigan ni Frodo. Gustong-gusto niya ang mga bangka at kabayo at nagkaroon ng malaking interes sa mga mapa ng gitnang lupa. Isa rin siya sa siyam na kasama ng Fellowship of the Ring, at kalaunan ay naging ikawalong master ng The Auckland. Sa edad na 45, mayroon siyang matatag na karera kasama ang mga nangungunang papel ng maraming mga pelikula sa una tulad ng Maverick sa superhero film na X-Men Origins Wolverine 2009, Bowman Keen sa Star Wars The Rise of Skywalker 2019. Ngayon ay mukhang mahusay at may sapat na gulang siya, may istilong bigat ni German. Salamat sa panonood, makita tayo sa susunod na bahagi ng video.